At gaya ng nararanasan natin ngayong pandemya, ay malaking papel din ang ginampanan nito sa naging tagumpay ng kumpanyang Bix. Nakagawa ng mahusay na marketing campaign si Smith para mas makilala pa ang Bix sa ibang lugar. Pero ang talagang magpapasikat dito ay ang naging pandemya noong 1918, ang Spanish Influenza o Spanish Flu. Your voice, your style, my drum. The Boys Challenge. My mom raised us like we were still in the Philippines. She tried to cure everything at home, like a real Filipino woman. You had to die to go to the hospital. Shit. My mom cured everything with Vicks Vaporub. Sigurado akong natawa at nakarelate din kayo sa joke na to ng Phil-Am comedian na si Jokoy Makakasangkay. Sino ba naman sa atin ang hindi pa nakaranas na pahira ng Vicks ng mga nanay natin noon pag may mga nararamdaman tayo gaya ng ubo at sipon? Yun bang tinatawag pa nga na haplos ng pagmamahal? Pero interesado din ba kayong malaman ang pinanggalingan ng sikat na pamahid ng ating kabataan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat niyong malaman sa Vicks Vaporub gaya na lang ng iba pang mga nakakagulat na gamit dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago pa lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Vicks Vaporub ay parehong kwento ng negosyo at pamilya, mga kasangkay. Magsisimula to sa pharmacist na si Lansford Richardson na pinanganak noong 1854 sa North Carolina sa Amerika. Nakabili ng pharmacy si Richardson sa Greensboro kung saan niya sinimulang gumawa ng mga gamot para sa iba't ibang karamdaman. At isa nga sa maiimbento niya ang sisikat na ointment na nagawa niya mula sa pinaghalong menthol, eucalyptus, camphor, at iba pang mga natural na sangkap. Ayon sa kwento ay ginawa ni Richardson ang ointment para sa anak na may croup na isang sakit ng mga bata kung saan nagbabara ang daluyan ng hangin dahil sa infeksyon at nagiging dahilan ng mga sintomas gaya ng mabilis na paghinga at malatahol na ubo. Makaka-recover ang anak ni Richardson at isa nga sa sisikat na produkto sa pharmacy niya ang naimbentong pamahid na una niyang tinawag na Richardson Croup and Pneumonia Salve. Pero di nagtagal ay naisip niya na masyadong mahaba ang pangalan at kailangan niya itong palitan ng mas maikse at madaling matandaan na pangalan. Isa sa mga nakahiligan ni Richardson ang paghahalaman at dito niya din makukuha ang sisikat na pangalan ng kanyang produkto. Nakuha ni Richardson ang ideya para sa pangalang Vicks nang minsan ay makakita siya ng isang advertisement sa dyaryo ng kumpanyang Vicks Seeds na isa sa pinakamatagumpay na seed company sa Amerika. Nagustuhan niya ang pangalan dahil bukod sa mas maikse at madaling matandaan ay maganda din itong tignan kapag inilagay sa bote at packaging. Isa pa sa naging inspirasyon niya sa pangalan ay ang kanyang bayaw na si Dr. Joshua Vicks na isa ding pinagkakatiwala ang doktor sa kanilang komunidad. Masaya namang ipinagamit ni Dr. Vicks ang kanyang pangalan para sa mga produkto ni Richardson. At mula nga nun ay nakapag-develop pa si Richardson ng 21 home remedies at ibinenta niya ang mga to gamit ang pangalang Vicks. Taong 1898 nang ibenta ni Richardson ang kanyang pharmacy at itatag ang Lansford Richardson Wholesale Drug Company na naging isa sa apat na natatanging wholesale drug company sa North Carolina. Patuloy niyang ibinenta ang 21 produkto ng Vicks kasama na ng iba pang mga gamot. Pero isang produkto ng Vicks ang sisikat sa Greensboro. Ang pamahid na ginawa ni Richardson para sa noon ay may sakit na anak na ngayon ay kilala na sa tawag na Vicks Croup and Pneumonia Salve.
Noong 1905 ay ibinenta niya ang Wholesale Drug Company at itinatag ang Bick's Family Remedies Company na di magtatagal ay magiging Richardson Bick's Incorporated. Naging popular at mabenta ang mga produkto ng Bick's sa lugar ni Richardson. Pero hirap silang makabenta at mag-expand sa labas ng Greensboro. Magbabago to nang pumasok ang anak ni Lansford na naging inspirasyon niya sa paggawa ng ointment, si Henry Smith Richardson. Nakita ni Smith ang malaking potensyal ng Bick's Croup and Pneumonia Salve. Kaya noong 1910 ay naisip niyang palitan ang pangalan nito sa mas kilala na natin ngayong Bick's Vaporub. Nagdesisyon din si Smith na mag-concentrate na lang sa paggawa ng Vaporub at i-market ito sa labas ng Greensboro. At gaya ng nararanasan natin ngayong pandemya, ay malaking papel din ang ginampanan nito sa naging tagumpay ng kumpanyang Bick's. Nakagawa ng mahusay na marketing campaign si Smith para mas makilala pa ang Bick's sa ibang lugar. Pero ang talagang magpapasikat dito ay ang naging pandemya noong 1918, ang Spanish Influenza o Spanish Flu. At dahil nga sa nangyaring epidemya, ay dumami ang mga taong gumagamit ng Bick's Vaporub. Dahil na din sa mga nilabas na marketing at pag-aaral ng Bick's na nagsasabing bagamat hindi nakakagamot, ay nakakatulong to para mas guminhawa ang pakiramdam habang nakakaranas ng flu. Naging mabenta nga ang Bick's Vaporub nung kasagsaga ng pandemya. Sa katunayan ay kinailangan pa nilang maglabas ng paumanhing sa dyaryo dahil hindi nila mapunan ang demand para sa Bick's na nung mga panahon na yon ay mabilis na nagkakaubusan. Ayon sa mga ulat ay lumubo ang sales ng Bick's Vaporub mula $900,000 na naging $2.9 million sa loob lang ng isang taon. Pero sa kabila ng tagumpay ng kumpanya, ay makakaranas din sila ng trahedya nang mamatay ang founder na si Lansford Richardson sa pneumonia noong August 21, 1919 sa edad na 65. Hinihinalang nagkaroon daw ito ng influenza habang naglalakbay para ipromote ang Bick's Vaporub. Magpapatuloy ang tagumpay ng Bick's at magiging isang matagumpay na global brand. Matapos ang gera ay dadalhin ng Bick's International ang mga sikat na produkto gaya ng Bick's Vaporub at Cough Drops sa iba't ibang parte ng mundo gaya na lang sa Pilipinas. 1950s pa lang ay pinopromote na dito sa atin ang Bick's mga kasangkay. Nagkaroon pa nga ito ng radio show sa DZRH na pinamagatang Reyna ng Bick's, kung saan ibinabahagi ng ilang mga nanay ang kanilang mga malungkot at nakakaiyak na kwento. At kung sino ang umani ng maraming palakpak mula sa mga manonood, ang kokoronahang Reyna ng Bick's. Ginawan pa nga ito ng pelikula noong 1958 na pinagbidahan ng kailan lang ay umaong si Susan Roses at ng iba pang haligi ng pelikulang Pilipino gaya nila Dolphy at Gloria Romero. Noong 1980 naman, nang bilhin ng Procter & Gamble ang Richardson Bick's Incorporated sa pamilyang Richardson. At mula nga nun ay ang Procter & Gamble na ang namamahala sa pagpopromote ng Bick's gamit ang iba't ibang mga patalastas. Ang sikat na Bick's Vaporub ang kauna-unahang produkto ng Bick's na nakarating sa bansa matapos ang gera. Sumunod naman ay ang sumikat din na Bick's Cough Drops o mas kilala din dito sa atin na Bick's Candy na unang ipinakilala noong 1931. 1950s pa lang ay naging available na sa maraming drugstore sa bansa ang Bick's Candy na sumikat sa mga bata ang mga flavored version gaya ng Wild Cherry at Lemon. Nagustuhan ng marami ang Bick's Candy dahil malamig to sa lalamunan. Sa sobrang kasikatan nga nito ay nagkaroon to ng local version na ginawa ng Malabon Candy Company, ang Menthol Drops. At siguradong ito ang madalas na nabibili ng karamihan sa atin dahil mas mura to kumpara sa original na Bick's Candy. Noong 1931 din ipinakilala ng Bick's ang Baytronol Nose Drops na inilaunch naman noong 1953 dito sa bansa. Ito yung ipapatak sa ilong para guminhawa ang paghinga kung meron kang nasal congestion. Pero sa kasamaang palad ay hindi to pumatok sa mga Pinoy. Unang ginawa sa Amerika noong 1951, ang Bick's Inhaler ay ipinakilala sa Pilipinas noong 1959. Ang print ad nito ang kauna-unahan din na gumamit ng celebrity nang kinuha nila ang mati ni idol ng panahon na yon na si Jaime de la Rosa. Ang Bick's Formula 44 naman ang cough syrup na ipinakilala ng Bick's noon pang 1952 na hanggang 90s ay aktibo pa din sa mga TV commercial. Kaya naman ko wala na yung bumaasahan eh. Kunti gamot lang to. Oh, buti ka! Bick's Formula 44!
44 na. Okay. Bakantokin ako niyan. Yung dati na lang. Mas dapat, Formula 44. Di nakakaanto. Isa pang produkto ng Vicks na hindi tinangkilik ng publiko ay ang kanilang anti-cold na Vicks Impact na una nilang ipinakilala noong 1959. Sa ngayon, ay marami pa ding produkto ang Vicks dito sa bansa, mga kasangkay. At sa loob ng mahigit 125 taon, ay isa pa din to sa nangungunang over-the-counter brand pagdating sa ubo at sipon. Kayo ba, mga kasangkay? Madalas din ba kayo bumili noon ng Vicks Candy? Ano yung mas madalas niyong natitikman? Yung original ba o yung menthol drops? Pakishare na rin ng mga produkto ng Vicks na hanggang ngayon ay ginagamit niyo pa din. Lahat naman siguro tayo, mga kasangkay, ay nakagamit na ng Vicks Vaporub. Sino ba naman ang makakalimot sa amoy nito at sa malagkit na pakiramdam kapag pinahid na to sa dibdib natin tuwing may ubo tayo o sipon? Pero alam nyo ba na bukod sa ubo at sipon, ay marami pang mga nakakagulat na gamit ang Vicks? Gaya na lang ng paggamit dito bilang insect repellent, na kung sakaling maubusan kayo ng repellent, ay buksan nyo lang ang lagayan ng Vicks at maitataboy na ng amoy nito ang mga lamok, langaw, at iba pang mga insekto. Para naman sa mga may alagang hayop gaya ng aso at pusa na madalas umihi sa loob ng bahay, ay pwede nyo ding subukang lagyan ng bukas na Vicks Vaporub ang lugar na madalas nilang iniihian. Hindi na nila to lalapitan dahil ayon sa mga veterinaryo, ay di daw makakatagal ang mga aso at pusa sa amoy ng Vicks. Nilalagyan din daw ng Vicks ang ilong ng mga kabayong pangkarera para matanggal ang mga nakakasagabal na amoy sa ilong nito. At maliban sa ubo at sipon, ay epektibo din daw ang Vicks Vaporub para sa sakit ng ulo, sakit ng tenga, pati na din sa pagtanggal ng tigyawat, pasa, at mga stretch marks. Pero lagi nating tatandaan, mga kasangkay, na bago kayo maglagay ng Vicks, ay dapat siguraduhin wala kayong allergy dito. Sumubok muna kayong maglagay ng konti nito sa balat at obserbahan nyo. Huwag nang ituloy ang paggamit kung makakaranas kayo ng allergic reaction. Hindi din pwedeng gamitin ang Vicks Vaporub sa mga bata na may edad 2 taon pababa. Pero kung gusto nyo talagang gamitin ang Vicks para sa mga baby nyo na 3 months pataas, ay pwede nyo namang subukan ang kanilang Vicks Baby Rub. At kung may duda kayo sa paggamit ng Vicks, ay siguraduhin kumonsulta muna sa doktor bago kayo gumamit nito. Kayo ba, mga kasangkay, saan nyo pa kadalasan ginagamit ang Vicks Vaporub? Pakishare naman kung may iba pa kayong alam na pinagagamitan nito maliban sa ubo at sipon. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Vicks? Pakishare naman ang mga kwentong Vicks Vaporub ninyo sa comment section sa baba. Pakilik na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.